kasi ang pinapakita niya lang ay aso siya ng pamilyang Marcos, idol niya si Ferdinand Senior. That's the only, kung i-reduce mo in a nutshell is political principle and ideology. It's nothing more than worshiping the old Marcos as a god. Loyalista lang siya. Yun lang yun. It has nothing to do with poverty at all. So, hindi siya taken seriously. I don't know if I don't think even from the Marcos camp that this guy is being taken seriously. A guy who always talks about yung mga bastos na kalingwahe. In fact, he was suspended because ang bastos talaga ng sinabi niya sa isang female reporter na hindi mo na masikmura ang sinasabi. Meron pa siyang sinasabi tungkol sa mga Muslim na papatayin niya pati bata. So, sumikat yan, nagpasikat, nagpa-cute by being controversial. And I don't think he is stupid enough na magiging bastos lang for no apparent reason. I know that he calculated it, yung moves niya, para makakuha ng clout kasi magiging different siya, magiging novelty, at magiging walang modo. Uso na ngayon yan, Christian. Basta wala kang modo, magiging popular ka tulad ni Duterte na walang modo. So itong si Larry Gadon, taking a page out of the a bastos president like Duterte na walang modo. Eh walang modo na rin siya, o di sumikat siya. At yun lang talaga ang nagpropel sa kanya towards public consciousness. Eh no one takes that guy seriously. He's a clown. Tingnan mo naman ang damit, stripes, 'di ba, yung damit, mga clown stripes. So even the Marcos camp, I think, do not take him seriously. So meaning to say Marcos doesn't take seriously the question of poverty alleviation. Yun nga yung gusto kong tumbukin. Kung tama yung premise na yan, that nobody even within the Marcos camp is taking Attorney Gadon seriously, and the fact that the president appointed him, dalawa yung pwedeng conclusion doon. At least yung presidente, sineseryoso siya, o yung sinabi nyo, hindi niya sineseryoso yung problema ng poverty alleviation dahil si Attorney Gadon yung inappoint niya. Tsaka ito pa, no? Ito siguro nakikita nyo to, nagkala to sa social media, ayan, no? Yung nagpa-flash ang dirty finger si Attorney Larry Gadon. Ang background po niyan, I think this was in Baguio, no? Nagkaroon siya ng confrontation with supporters of then Chief Justice Marie Lourdes Sereno dahil isa si Larry Gadon sa mga nagpatanggal kay Chief Justice Sereno. Ayan, pinagmumura niya tapos binigyan niya ng isang matinding middle finger. I mean, yung I don't know, kasi we've heard a lot of things, no? Akala natin yung depths ng kabastusan in public office nakita na natin ng nakaraang administrasyon. Pero yung mga ganyan, ano bang mensahe po bang pwedeng pigain dyan? I mean, the fact na, di ba, yung mga appointees na yan, they also reflect on the appointing power, di ba? That's really true. And I take the second view, Christian, that even the president doesn't take him seriously. And the fact that he appointed someone who is a joker, that means that the president, Ferdinand Jr., doesn't take seriously the question of poverty. And hindi lang naman yan sa appointment ni Larry Gadon. It is consistent with the acts of Bongbong Marcos himself. Ano bang ginawa niya sa inflation? Zero. There's zero solution to the problem of high prices. Anong sinabi niya nung tumaas ang presyo ng gasolina? Wala daw siyang magagawa. So can you imagine a president, you know, running for the highest position in the land, just telling you, eh, wala akong magagawa. Mataas talaga ang presyo ng gasolina. So all of these things are being trivialized by the present administration. And anong pinagkakabalahan ni Bongbong Marcos? Instead na pagkakabalahan niya yung problema ng kahirapan dahil may inflation, problema ng presyo, problema ng mataas na presyo ng sibuyas na dapat siya ang directly responsible dyan, ha, dahil siya ang may-awa ng Department of Agriculture. Ha, directly siya ang accountable sa pagtaas ng sibuyas. Wala rin siyang ginawa. Ang pinagkakabalahan ni Bongbong Marcos ngayon ay yung Maharlika fans, yung pera na ipo-pull together niya to the tune of 500 billion pesos para ipang-suporta sa kanyang mga cronies,
para ipang-invest doon sa mga negosyo ng mga mayayaman na. O never niyang pinag-usapan ang inflation, ang mataas na presyo, even sibuyas na under yan sa kanyang responsibilidad bilang head ng Department of Agriculture, hindi niya pinag-usapan. Hindi niya pinag-usapan ang mababang sweldo ng mga manggagawa na ngayon dalawang legislative measure ang nakapasa, nakabinbin sa House of Representatives at saka sa Senate regarding raising wages, legislative increase ng wages. Hindi niya pinag-usapan ang kontraktualisasyon. Lahat ng tungkol sa kahirapan hindi niya pinag-usapan. What can we do? What can ordinary Filipinos do kung yan ang pinili ng Pangulo at napakaseryoso ng posisyon? Paano nga kung magkatotoo yung agam-agam ng napakaraming tao na baka naman walang patunguhan yung posisyon na yan under Attorney Larry Gadon? We could laugh. That guy is a clown. So it could actually be entertaining. Di ba? Or we could actually, you know, see this administration for what it is. It garnered, assuming Arguendo again, Christian, ha? Assuming this is without prejudice doon sa petition ng TN Trio. Oo nga. Assuming Arguendo na nakuha ni Bongbong Marcos ang majority, yung 31 million and the trust of the Filipino, then we could take this appointment as someone that exposes this government. Lalong-lalo na sa mga basic masses na nabudol-budol pagdating sa mga Taliano gold na yan at saka sa 20 pesos rice na yan at binoto ang itong presidenteng budol-budol na to. So we should take this something that will expose this government na unang-una, wala talagang gagawin yan sa kahirapan. Joke ang kanyang pag-a-address sa napaka-seryosong problema. Seryosong problema yan. Hindi yan laro. Hindi yan game. So therefore, yung pag-appoint mo kay Larry Gadon, kailangan maintindihan ni Larry Gadon na hindi na to laro-laro. Hindi na to yung tipong madadala mo lang sa pakyut-kyut sa pamamagitan ng pagiging controversial at pagiging bastos. Ito ay aktual na issue na ikaw ngayon ang nakatalaga para bigyan mo ng lunas ang kahirapan ng lahat. That's a big task. Malaking task yan. And I'm pretty sure may expose kayo dyan. So, yung pag-i-expose kay Marcos at saka kay Larry Gadon should be part of yung pagmamature siguro ng Filipino people. Di ba? I mean, ang dami-dami na eh. Ang dami-dami ng indikasyon. Binudol-budol ng eleksyon. Walang ginawa sa inflation. Now this one, you know, attempting to, you know, yung crack a big joke and the joke is upon us. Gustong-gusto tayong insiltuhin itong administrasyon na to. It's time to reject. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo pong makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.